Ang dilim. Ayan na naman tayo. Madilim. A beautiful Wednesday afternoon, everybody! Hi, my loves! Welcome back to another vlog and welcome back to my channel. It's me again, Ayet. Now is August 1. And shout out po pala sa aking best friend na si Ria. Ang tawag ko doon actually pare. Pare Koy, happy happy birthday sa iyo at kahit hindi tayo magkasama ngayon, well magkikita naman tayo on Saturday. So happiest birthday sa iyo pare. At actually my loves, ito pong si paring Ria. Itong best friend ko na ito. Best friend ko to since high school at since then talagang ano kami, talagang inta kami niyan kahit malayo siya or magkalayo kami. Andun pa rin hindi pa rin mawawala kasi ganun talaga yung tunay na magkakaibigan kahit malayo kayo sa isa't isa. At minsan hindi nakakapag-usap, you know, but still salamat sa pag-aalaga mo sa amin at salamat sa pagmamalasakit mo sa amin pare. I mean, you know, ayokong umiyak pero alam mo na kung ano yung nasa puso ko. Higit pa sa pamilya ang turingan natin sa isa't isa at sobrang saludo ako sa iyo bilang matalik na kaibigan. Talagang alam mo yun, nagagampanan mo yung sinasabi talagang matalik na kaibigan, hindi lang sa salita pero sa gawa. Tsaka yung pagmamalasakit mo sa mga anak ko, maraming salamat. And salamat sa Diyos at nakakuha ka na or nakahanap ka na ng forever mo. Napakasaya ko at kahit papano, alam kong okay ka na, happy ka na sa love life mo. And nagpapasalamat ako. Shout out kay Daisy Ining. Salamat sa pagmamahal mo sa aking best friend at sana tuloy-tuloy yan. Yung mga away-away na ganyan, ayan ay parte lang talaga yan ng relasyon. At sana malagpasan ninyo yan. Alam nyo na ang aking laging sinasabi sa inyo, tiwala sa isa't isa. Especially sa inyong dalawa kasi magkalayo kasi kayo eh, long distance relationship yan. Napakahirap niya talagang suungin. Kaya sana talagang kapit lang kayo at sabi ko nga tiwala sa isa't isa plus huwag masyadong yung mga selos-selos o kung ano man. Tanggalin natin yan kasi hindi yan makakabuti sa relasyon. Ako yung unang-unang nasasaktan kapag kayong dalawa ay nag-aaway. But anyway, sabi ko nga, parte yan ng relasyon kaya sana paglabanan yung dalawa. Happy, happy birthday sa aking pare. Ang dami kong speech, diba? Di kasi mahal na mahal ko yan si pare ko. Talagang sobrang higit pa sa pamilya yung turingan namin. Kaya, ayun, walang makakapantay. But anyway, pasensya na kayo my loves. Wala akong gaanong vlog this past few days kasi wala naman kasing gaanong ganap. Ayoko naman nung magbablog ka lang para wala lang. Parang same routine lang. Diba? Asawa na one yun. But anyway, today, naisipan ko lang mag-vlog kasi yun, para batiin ko nga si pare. Plus, mag-grocery lang ako ng kaunti dahil naubusan na naman kami ng stock. Dito sa bahay, bala kong tumingin ng electric fan. Kasi nga yung puting electric fan ko, nasira yung pinaka-socket niya. So, ang ginagawa ko, itong electric fan na yan, yung Hello Kitty, pag hindi ko ginagamit, dinadala ko dun sa kwarto. Kasi nga, nagtitipid ako sa aircon, alam nga naman 24 hours yung aircon ko, diba? So, ganoon ang ginagawa ko, lalagay ko doon, tapos lilipat ko dito. Ayoko nung ganoon kasi nga, diba? Hassle. Init-init sa labas, my loves. Maglalagay lang ako nito, yan, kakaliko ko lang, basa pa yung buhok ko. Maglalagay ako nitong BB cream. Ayan, kasi may SPF 50 na to eh. Kaya ito yung gagamitin ko. Instead na itong eye white, ito. Hindi ko alam kasi kung may ano to eh, parang wala yata itong SPF. Ayan, ganyan lang siya, nasa tube siya na 50 ml to, tapos 349.75. Ganyan lang siya. Ang itsura niya, para siyang tinted nga, na ano, para siyang yung tinted sunscreen. Ayan o. Spread out lang natin dito sa ating face. Tingnan nyo my loves, meron akong pimple dito o. Hindi ko alam kung bakit ako nagka-pimple dyan.
Wala na kaming brown rice, wala na rin kaming white rice. At yung iba pang mga ulam-ulam. Ayun, bakit namumula yung ilong? Ilong ko, wala rin akong boses. Hindi pa nakaka-recover yung boses ko, my love. Simula nung nagkaroon dito ng okasyon at nagkantahan kami, hindi pa siya nakaka-recover. Yung alam mo yun, pati yung speaking voice ko, apektado. Ngayon lang, actually, ako nag-try ng BB cream. Hindi talaga ako nagaganito. Ano ba yung BB cream na yan? Hindi ko talaga alam. Ito, sinusubukan ko. Alam niyo ba, my loves, may kukwento ako sa inyo kasi... Kasi nga, isa sa mga paborito kong vlogger, YouTuber, itong si, Chris Lumagi. Kilala nyo ba yun? Meron siyang pag-giveaway. Eh, gusto ko sumali, sasali ako. Tapos yung mga mechanics niya, mga ganun. So, sana mapili tayo. Ma'am Chris, hi! Ayun. Kasi ang mga pag-giveaway niya yung mga pang yung mga pang set up sa pagba-vlog. Alam mo yun, may mga ilaw doon. Tapos basta marami, isang box na ganun, may mga makeup. So sabi ko, why not? Kung mapipili, okay. Kung hindi, okay lang din, 'di ba? Natutuwa kasi ako sa kanya kasi basta ang galing-galing niyang mag-English, alam mo yun. Nilagay lang tayo ng powder kasi meron siyang parang lagkit effect pa. So, ito, maglagay tayo ng Fit Me, ng Maybelline, na powder, 120 ang aking, shade. Ayan, ganyan ang itsura. Ayan. Ito yung setup ko dito, natural lighting lang ang gamit ko. Alam nyo naman, cellphone lang ang ating gamit. Alam nyo, my loves, itong aking buhok, natanggal na yung iba. Ayan, wala na dito. Tsaka dito. Kasi pag kunwari, nakahihiga ka, tapos nadadaganan, minsan nadadaganan ko, kaya nadadaganan ni Dion, ayun, natatanggal siya. Pakita ko sa inyo, my loves, yung mga natanggal na, medyo madami-dami na. Ayan, para ako sinabunutan. Ayan, medyo madami na to. Ayan, kaya ito ipapakabit ko ulit. As in, makikita ko nasa bed ko na lang pagkagising. Ayan, ang dami, 'di ba? So bala ko pakabit ko ulit tapos pakulayan ko ulit kasi iba na yung kulay niya. Okay na 'yan. Tara, my loves. Dito ako napadpad, my loves, dito lang sa All Day Supermarket. Diyan na lang ako bibili ng mga bigas. Tapos dito na lang sa All Home ako titingin ng electric fan. Nandito na ako sa loob. Dito kasi sa baba is the supermarket. Tapos sa taas yung All Day. Makikita tayo sa taas. Ang traffic kasi doon sa my loves, sa labas. Inisip ko kung lalayo pa ako. Ang traffic. Ayan, dito yung All Home sa taas. So, yung appliances pala, doon pa sa dulo. Biglang nabago yung Tingnan natin kung makakahanap tayo ng electric fan dito. Nabago yung setup nila kasi dati, yung All Home, ayun yun, nasa likod ko lang. And then, nag-extend sila doon pa sa dulo. Hindi pa ako nagla-lunch. Nakakita ko dito ng shawarma. Turks, kain muna ako. Wala. Spicy po? Oo. Magkano isa? 60, ma'am. Ayan, ito pala 60 pesos. Ayan, ganyan siya. Ito yung mga electric fans. Ang dami. Ang daming choices. Uy, hanggang doon. Oo, diba? Ayan, Siyempre, hahanap tayo ng Fink. Ayan, ito yung mga desk fan. Ito yung mga stand fan. Ito, may buy one, take one, Fukada, buy one, take one. Magkano ba ito, be? 1,149. Buy one, take one na. Ito, try natin yung buy one, take one. Malakas na. Okay. Yan na lang kaya. Ayan na yung binili ko, yung buy one, take one. Sayang naman, 1,149. Tapos, pina-assemble ko na rin kay kuya. And then, ilo-load lang niya sa kotse. And then, grocery na. Grocery done na.
magtutulong lang ako kay Kuya i-load itong ating pinamili. And uwian na. A few moments later. Ayan, my loves, nandito kami sa kotse ni Dion. Actually, kakarating ko lang ng house, in-unload ko lang yung aking mga pinamili. And then, biglang dumating itong si Dion at may bibilhin daw siya sa SM Center. Yung walang kakwenta-kwentang, walang kakwenta-kwentang Pokemon cards. Kaya pupunta ulit kami, lalakad ulit kami para pumunta ng SM Center. Diyos ko, ayoko nga pumunta doon dahil traffic nga, and then na eto, no choice. Scream! Ilan, ma'am? Isa lang, magkano ba? 20-25. What do you want, baby? There? That one? Sa cup daw eh. Isa lang. Bili muna siya ng ice cream. 20 pesos. Thank you. Uwi na kami. Nag-hazard lang ako dun sa gilid ng parking kasi ang daming parking, full parking. At saka ayoko na magbayad ng 20 pesos. Kasi sandali lang naman kami dito. Bumili lang kami nitong nonsense na to. Talagang nonsense eh. Wala talagang kwenta. Nag-aksaya lang kami ng pera. Alam nyo yun. Ayan, my loves. Oh. Nag-hazard lang ako dyan. I'm back home, my loves. At as you can see, nandito ako in front of my vanity mirror. At alam nyo na kung ang susunod na mangyayari. Magta-transform na naman tayo. Yan, from tugyot na nanay to glamour-mama. Yan. Don't mind my son. Nag-film siya ng sarili niya. Nag-vlog siya ng sarili niya. Kasi nga, meron kaming binili kanina doon sa SM Center nung Pokemon cards ba yun? Hindi ko alam kung ano yun. Basta kanina, pagdating ko sa baba, kasabay ko siya, nasa likod ko pala yung school service niya. Kaya, ayun, umungot na gusto niya daw yung Pokemon nga na yun. Actually, nakita na namin yun the last time. Kailan ba ako nag-vlog noon? Basta nakita na namin yun and nagbago yung isip niya. At ang binili nga niya, yung slime. Pero, binalikan ulit namin kanina. So, ayun, nire-review niya at gumagawa siya ng film. But anyway, eto nga, mag-aayos na ako. Dahil ako nga ay may kanta, gusto kong gawa ng review, my loves, itong aking parehas na paborito, which is paboritong foundation, ha? Which is itong Maybelline Fit Me Foundation. Ito yung matte and poreless. And itong Superstay. Kasi, paborito ko talaga to ng drugstore. And, itong isa, maganda rin siya. Nagustuhan ko rin ang nito, ang formula nito. And, gusto ko siyang itry kung alin ang mas kung alin ang mas maganda sa kanya. So, ang gagawin ko, lagyan natin dito sa kabila nitong Fit Me and then yung Super Stay Matte dito sa kabila. Tingnan natin kung ano yung difference. Though, I don't know kung nakikita nyo maigi dahil, ewan ko. Ang ginagamit ko lang dito is itong light dito sa vanity ko. Ayan. So, tingnan natin. Pag-moisturize na ako ng aking face. And gamitin na lang natin itong Maybelline Master Prime para sa ating primer and base. So, lagyan natin ang ating buong mukha nitong primer na to. Yan, ganyan lang siya. Na-review ko na to, my loves, eh. Yan, ganyan lang ang itsura niyan. So, ikalat natin sa ating face. Ang ingay ng anak ko. Pasensya na kayo. Kasi sabay kaming nagfi-film. Alright, so okay na siguro yan. Gawin natin dito sa left side, gamitin natin itong Fit Me, Maybelline Fit Me Foundation. Ang shade ko is 120. Parehas kaming 120. Parehas na 120 itong shade na to. Kasi nga, ito ay dito ko lang binase sa shade ko na to. And okay naman. Alugin muna natin. Ang medyo hindi ko lang gusto kasi yung kanyang lalagyanan ay, di ba,
iti-twist mo lang at wala tong pump, basta ganyan lang, which is not unlike ito, may pump to. Ito, ibubuhos mo na ganyan. But anyway, tingnan natin kung ano ang mas maganda. The Fit Me or the Super Stay. Ayan, ganyan lang. Ganyan ang itsura niya, oh. Okay, medyo tumutulo ng konti. Ayan, oh. Sige. Lagyan na natin dito sa ating half ng face. Gamitan natin itong dump sponge. Ang maganda lang dito sa foundation na to, madali siyang i-blend. Okay. And then, kita nyo. Tapos na siya. Anyway, eto my love siyong... Baby, quiet ha! Okay, wait. I wanna say hi. Okay. Hello! Namumula yung face. What happened to your face? Hello. Sige na. Alright. Bye. Okay. So, ayan my loves. Pasensya na kayo. Kasi malabo talaga yung mata ko. So, hindi ko alam kung ito ay tama ba to? Maliwanag ba? Sige, tingnan natin. Ayan siya eh. Actually, ganyan siya pagka walang... ito yung pinakamahina niya, my loves. Ayan. Ganyan ang itsura. Okay. So, ito yung Fit Me. Ayan, ito yon. And then, lagyan naman natin dito sa kabila ng tingnan natin kung ano ang difference. Super Stay, Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation. Lugin natin ang konti. Yung consistency, ganyan. Okay. So, ikalat natin dito sa kabilang side ng ating face, sa kanan. Pak. By the way, itong Fit Me Foundation is $399 and the Super Stay is $499. So, ayun. Oh. Naparami yata. Naku. Ano ba yun? Anyway, blend na lang natin. Ayan. Ano, mas maputi ito, no? Kumpara dito. I don't know. Okay, so lagyan ko lang dito ng konti sa aking ilong. Okay, so what can you say? Which one is which? Pareha silang maganda, my loves. Nakita nyo? Pareha siyang maganda. Though, ito flawless talaga siya. Okay din naman tong isa. Meron bang pinagkaiba? What can you say? Malabo kasi ang mata ko. Hindi ko nakikita actually. Bulag ang lola nyo. So flawless. There are both flawless. Pero, hindi naman nagkakalayo eh. Maganda pa rin. Gamit muna tayo ng ating concealer. As always, this is the Maybelline H Rewind Concealer. Mauubos na siya. Ganyan akong mag-concealer, my loves. Especially dito, kasi nga, sabi, full coverage siya, pero I don't think so, kasi nakikita mo pa yung mga blemishes dito sa baba. Ayan, so isiset ko lang ito, and babalikan ko kayo, my loves. Gonna go down na. Okay. Okay, see you later. Eat na your dinner. Okay. 2,000 years later. Okay, my love. So what can you say about the two foundation I used a while ago? Diba? Meron bang pinagkaiba? I mean, so this, ito sa aking kaliwa, ito si Fit Me Foundation, ito.
Okay. And si Superstay is this one. Ano sa tingin nyo? Ako ha, personally, kasi medyo malabo ang aking mata, personally, mas gusto ko to. Mas malinaw siya, mas mukhang flawless ang face. Wag natin itong isama kasi nilagyan ko na to ng blush on and contour. Pero tingnan nyo, my loves, yung dito and dyan, iba eh. Iba eh. Iba. Though maganda din naman to, but iba yung glow niya, promise. So I think for me, the winner is this one. Oh. So, eto my loves without the ring light. Ay, nakikita yung ano ko dito, oh. Siguro ito yung sa kintab nung ano. Alam niyo yun, my love, sa kintab nung highlighter. Ang highlighter nga pala na ginamit ko is yung itong binili ko na sa yung bago ng Maybelline, the Master Chrome. This one, the shade ng Molten Gold. Hindi ako nakabili nung isa kasi out of stock sila. Para sa akin talaga, this one is better. O yun, ang ganda talaga nitong isa. Though maganda rin naman to, ito ka talaga yung paborito ko before. But the thing is, naungusan siya nito, oh. Ang ganda talaga. Pak, I love it. Yes, baby? Are you ready? Not yet. You gonna what? Kasi, when I charge the iPad. Smells bad. Smells bad kasi nag-spray ako nito. Itong kanyang setting spray, which is kailangan kong gamitin kasi sayang naman kahit ayoko nung amoy. Ayan. When you charge, okay, you charge now. When I charge my iPad, so it means na... It's not, when I plug it, it's not charging, but when I do like that, it's charging. It's charging kasi nga it's maluwag. So you use this na lang. Okay. I know you need that. Ang dami pang sinabi. Need lang niya yung charger. I'll just give it a charger later. Alright. And then for my lipstick, ang ganda ng lipstick ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Napaborito ko na Jazzy. Ayan. Na lipstick. This is shade ng wine. Ang gusto ko kasi dito talaga, wala siyang lagkit effect. Ayan o. Oh. Ang dali niyang matuyo. Not unlike yung etong Superstay na to na Maybelline. Though maganda din siya, maganda talaga din siya, at saka long lasting, yun nga lang ang hindi ko nagustuhan, the lagkit effect. Kasi talagang gumagano siya, not like, ito talagang tuyo siya, oh. At hindi naman siya drying sa lips. Ito, subo ko na to eh, na long lasting din to. Ayun, ang ganda talaga. Ito talagang side na to eh. Ito talaga eh. Compare dito. Ayan, may nanalo na, my loves. Nanalo na itong si Superstay Full Coverage Foundation ng Maybelline. Ang ganda talaga kasi, oh. Na-try nyo na ba, my loves? I-try nyo kaya. $499, so 500 pesos. Ako ay magbibihis na at alam niyo na kung anong susunod. Pupunta na ako sa aking gig. For my OOTD, simpleng-simple lang tayo na black dress na ganyan. Tapos para siyang long sleeve na sa baba, yung maluwag sa baba. Parang ganyan. And then medyo open lang ng konti yung ating harap-harapan. And then sa dito lang sa accessory lang niya is nilagyan ko lang dito sa dito sa liig ko ng ano ba to, basta tali lang yan. Teka, kita nyo ba? Tali lang siya na, itinatali lang na ganyan. And then, yan. Ganyan siya. Teka. Yan, ganyan ang itsura. And then, black shoes. Magpagas muna tayo at yung aking gas ay kukuunti na, my loves. Ayan. Kuunti na. Ayoko tong medyo... Ayoko tong nag 2 or 3 bars eh. Gusto ko pag mga kalahati or ayan, parang ganyan.
dadagdagan ko na siya. So again, nandito ako sa Shell, dito sa May Zapote kasi dito mura. Pero mumahal na ulit. Oh my God, $54.72 yung V-Power. Pinalilinis ko na rin kay Kuya yung windshield kasi ang dumi-dumi. Dahil nga ito ay sa labas nakapark, di ba? Sometimes, you know, ang dumi palagi. Yan yung sagad. 1,718.04. Grabe, ang mahal na. Nandito na ako sa Midas Hotel. Grabe, ang daming valet. Hinihintay ko muna si Kuyang mag-fill up doon sa ano ko. Ito, my loves, yung mga paintings ni Elizabeth Oropesa. Parang binibenta yan yung mga yan. Imaginin mo, ang galing-galing pala niyang mag-paint. Wow. Imagine that. Ayan. Kita niya yan. 120,000. Ito. Ang benta niya dito. Tapos ito, yung pinakamahal is 350,000. That one. Oh my God. I am finally home, my loves. At i-update ko lang kayo dito sa aking makeup na ginawa kanina. Hindi ako nag-retouch. Wala akong ginawa dito sa aking face. Wala, as in, walang retouch-retouch ito. So, ayan, tingnan nyo. Flawless pa rin siya. Diba? Itong aking lipstick na ito, kaya ito nabawasan. Nabawasan ito. Tingnan nyo. Kita ko, nabawasan siya kasi lumantak ako. Alam niyo ba yung lumantak? Kumain ako ng 4 na malalaking santol. Malalaking santol, may natira pa eh. Kaya kinain ko, ganun-ganun ko siya. Kaya ayan, nabawasan siya. Pero kung hindi ako kumain ng santol, nandito pa rin yan. But anyway, ayan, my loves, dito ko na tinatapos ang aking vlog for today. Thank you so much for coming with me. See you on my next vlog. Mwah, mwah, mwah.